Executive Secretary Jojo Choa, Senator Franklin Derlon, General Manager Senator Lembrado, Chief of Staff General Jesse Dillosa, Police Director General Nicanor Bartolomeo, Vice Admiral Edmund Tan, members of the Cabinet present, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, maganda nga po po sa inyo lahat. Ngayong hapon, tutungo po tayo sa United Kingdom. Ito po ang kauna-unahan nating pagkakataong makabisita sa Europa buhat ng manungkulan tayo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mula sa United Kingdom, didiretso naman po tayo sa Estados Unidos upang paunlakan ang paanyaya ni Pangulong Barack Obama na makipagpulong sa kanya sa Washington D.C. Magmula pa po noon, matibay na ang pundasyon ng ugnayang Pilipinas at United Kingdom at itinuturing natin silang mahalagang katuwang. Lalo na po sa kooperasyong pang-ekonomiya at sa katunayan, sila po ang isa sa mga top European investors natin. At sila rin po ang pinakamalaking merkado natin sa turismo sa Europa at isa sa mga pinaka-aktibo nating katuwang sa Kalakal. Sa pagbisita po natin sa London, makipagpulong tayo kay Punong Ministro David Cameron. Pagkakataon din po ito upang mapasalamatan natin ang United Kingdom sa kanilang suporta sa kaunlarang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Nasa panig din po natin sila sa pagpapatibay ng kooperasyong pampolitika at isang mahalagang katuwang sa pagpapatatag ng ugnayan tungo sa kapayapaan. Sa katunayan, kabalikat natin ang United Kingdom sa pagpapataas ng antas ng kakayahan ng ating kapulisan at pagbuwag sa pandaigdigang terorismo sa pamamagitan ng Regional Counter-Terrorism Investigations Management Course. Aktibo rin silang nakikibahagi sa International Contact Group upang higit pang mapatatag ang usapang pangkayapaan sa Mindanao. Tumulong din ang UK sa matagumpay na pagtataguyod at implementasyon ng Citizens Charter sa ilang local government units na bahagi ng ating Anti-Red Tape Act na naglalayong matyak na malinaw at matapat ang mga transaksyong nangyayari sa pamahalaan. Dadalo din po tayo sa ilang business meetings kasama ang nangungunang British at European investors. Sasaksihan po natin ang paglalagda sa ilang business deals na pinagkasunduan natin katuwang ang Shell, Gas Asia, Taboitis, Rolls-Royce at Cebu Pacific. Malawig po ang serbisyo maaaring maihatid ng Pilipinas sa mga investors na ito, lalo na sa larangan ng information technology at business process outsourcing, renewable energy, electronics at ang public-private partnership projects. Ito po ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ating dalawang bansa na itaas ang antas ng dialogo upang ang ating ugnayan ay higit pang lumawak at maging napapanahon. Pagkatapos na tatlong araw natin sa United Kingdom, tutuloy naman tayo sa Estados Unidos na nakatatak na po sa kasaysayan ang pagkakaibigan ng United States at Pilipinas. Di na mabilang ang pagsubok ng ating mga bayan na siyang pinagbuwisan ng buhay ng ating mga ninuno noong nakaraang digmaan. Sa larangan man ng pagpapaunlad ng ating pamayanan o sa pagpapatibay sa ating pambansang seguridad, nananatili nating kabalikat ang Estados Unidos. Pangalawa sila sa pinakamalaki nating trading partner, pangalawa rin sa may pinakamataas na foreign direct investment sa ating pambansa. Dahil dito, marami sa ating mga kababayan ang nabibigyan ng hanap buhay po at trabaho. Sa ating pong pakikipagpulong kay Pangulong Obama, sa kalihim ng Estado Hilary Clinton at sa kanilang mga senador at kongresista, layo po nating talakayin kung paano pang mapapalalim ang ating kooperasyon mula sa pagpapalago sa ating kalakalan at pamumuhunan hanggang sa pagpapalawak ng mga kalaman sa siyensya at teknolohiya. Magkatuwang po tayong hahanap ng mga makabagong paraan upang maiangat ang antas ng buhay at kalusugan sa bansa, tulad ng ating isinagawa ngayon sa ilalim ng Partnership for Growth at Millennium Compact. Susuriin din natin ang kasalukuyang pagtutulungan pang seguridad upang makita kung paano higit pang mapapalakas ang kakayahan ng Pilipinas bilang kanilang kaalyado sa pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyong Asya-Pasipiko. Makikipag-usap din po tayo sa kanilang mga negosyante upang ipahayag sa kanilang ating paninindigan. Ang maayos na pamamahala ay nagbubunga ng maayos na ekonomiya. At makikita po ito sa kaliwat kanang mabubuting balitang dumarating sa Pilipinas ngayon. At tulad po ng bawat pagbiyahe natin sa labas ng bansa, hindi natin palalampasin ang pagkakataong kamustahin ang mga kababayan natin sa United Kingdom at United States. Sa United Kingdom po, may pinakamaraming namamalaging Pilipino sa buong Europa. Aabot po ang bilang nila sa 220,000
At sa Amerika naman po, isa sa may pinakamalaking komunidad na mga Pilipino ang pupuntahan natin, ang lungsod ng Los Angeles. Bukod sa pasasalamat natin sa kanilang ambag sa ating ekonomiya, pakikinggan din natin ang kanilang mga kwento kasama na ang kanilang mga hinaing at pangangailangan upang mapagsumikapan nating mahanapan ang mga ito ng tugon. Malayo man po sila sa ating mga isla, ipapaalala natin na sila pa rin ang ating mga boss. Makakasiguro po kayo sa 7 araw ng pagbisita natin sa United Kingdom at United States, kapakanan lamang ng sambayanan ang pagtutuunan natin ng pansin. Sa patuloy na pangangalaga at pagdidilig ng ating relasyon sa ibang mga bansa, nagpupunla tayo ng mas magandang kinabukasan para sa bandila at sa ating mga kababayan. Mananatili lamang po tayong nakatutok sa kapakanan ng ating kapwa at huwag tayong lumihis sa tapat na pamamahala at hindi po magtatagal. Mapipitas natin ang bunga ng isang mas maunlad at mas mapayapang bansa. Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat.